Treven family. It's a family that is driven to build strength and solidity. Driven to uphold sacredness. Driven to solve conflicts. Driven to stimulate communication. If we desire to have a strong and solid family, our family should have a driven faith. Have faith in God. Because our family needs God. Magandang araw po muli sa bawat isa po sa atin. Muli ito po ang inyong pastor, Pastor Dennis Orahay, ang lead pastor ng International Bible Church of Manila. At ngayon po sandaling ito, dadako po tayo muli sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. We are still in the message series entitled Driven Family. Yan po ang ating pong tema ngayon pong season for the family po natin. Alright? At sana po ay maging excited po tayo. Maganda po ang topic na pag-uusapan po natin at tatalakayan po natin ngayong sandali pong ito. So please bear with me at sama-sama po tayo mag-aral at papagpala ng salita po ng Diyos. Alright? Ngayon pong sandaling ito, again, we are still in the message series entitled Driven Family. At ang title po ng ating pong pag-uusapan ngayon, I think ito po ay mahalaga na talakayin po natin. Ang title po nito ay Driven Family, Driven to solve conflicts. Driven to solve conflicts. As we give an introduction to this message, my question, I have several questions sa lahat na nanonood at sa bawat isa na kasama natin sa broadcast po na ito. How many of us experience conflicts? Specifically, how many of us experience conflicts at home? Nagkaroon ng mga sigalot sa tahanan. Or, let me revise the question. How many of us are experiencing conflicts right now sa tahanan? Okay, sa kabila po na tayo ay magkakasama sa tahanan, ay nagkakaroon pa rin po ng hindi pagkakaunawaan sa tahanan. Siguro may mga pagkakataon, we have conflict with our wife. Yung mga husband nagkakaroon ng conflict sa mga asawa nila. Or yung mga wife naman nagkakaroon ng conflict sa kanilang husband. O yung mga anak nagkakaroon ng conflict sa magulang. Or yung magulang nagkakaroon ng conflict sa mga anak. Or to the point na yung mga magkakapatid ay nagkakaroon din ng conflict. At titingnan po natin, tatalakayin po natin yung paano po tayo magagabayan ang salita po ng Diyos. O ano po sinasabi ng salita po ng Diyos as we study kung paano tayo makakapag-solve ng conflicts as family, as driven family, as family driven by our faith in God. Okay? Dapat po driven din po tayo to solve conflicts at home. Hindi po dapat natin pinapatagal yung conflict na yan. Pero again, hindi po natin maiiwasan yung conflict na yan eh. Kaya may mga pagkakataon pa nga po, yung conflict po na yan ay hindi lang po nagiging madalang, kundi nagiging madalas pa. Bakit po? Because conflict at home or conflicts at home is unavoidable. Hindi po natin maiiwasan po yan. Hindi po, wala pong exempted sa anumang conflict sa tahanan. Why? Because we do have our own differences, okay? Meron po tayong pagkakaiba-iba. We are unique people, okay? We are unique being created by God. Yung wife po is a unique person. Yung husband is a unique person. Yung mga bata is a unique person as well, okay? And as we are created unique by God, we have unique personalities, okay? At maliban po doon sa unique personalities po natin, nagkakaroon din po tayo ng unique style. May mga kanya-kanya po tayong hilig o unique interests, okay? Or different style. May mga pagkakataon ay sa maaari sa pananamit, ang gusto ng iba ay talagang formal, may mga iba naman gusto casual. We have different styles. With the interest that we have, maaari may mga iba mahilig magbasa ng libro, may mga iba naman mahilig manood ng TV. May mga iba naman gusto nakikinig or nakikinig lang ng audio or mga podcasts. O may mga iba naman, ang hilig ay manood sa YouTube. May mga kani-kaniya po tayong interest.
at may kani-kaniya po tayong personalities, even our sabihin po nating favorites, no? Pagdating sa pagkain, meron din po tayong kani-kaniyang gustong pagkain. May mga iba, meat lover, may iba naman vegetable lover, may iba naman mga talagang mahilig sa may sabawi, iba naman mahilig sa mga prito lang. Kani-kaniya po tayo. Ang ibig sabihin po nito, we are diverse people. We have our own differences because we are uniquely created by God. At dahil po dito, ito po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng conflict sa tahanan. Kasi even in our idea, even in our opinions, we do have different opinions with a different situation na nangyari po sa buhay po natin, lalo tigit sa tahanan. So, if conflicts at home will, if conflicts at home, okay, sabihin na po natin, unavoidable, hindi po maiiwasan, okay? If conflicts at home will be dealt properly, okay, tandaan po natin, it will not lead the family to division, but it will lead the family to, sabihin po natin, perfect unity. Yun po ang magiging daan para maging yung pamilya po ay mas lalo pong tumatag. Okay? Mas lalo pong tumibay ang samahan. With that, dako po tayo sa tekston ating pong pag-uusapan o yung Bible verse ating pag-aaralan at titingnan po natin kung ano matututunan po natin dito on how we as family members or we as a family should be driven to actually solve conflicts. Okay? Let's open our Bibles in the book of Colossians. Okay? Colossians chapter 3, verse 13 to verse 15. Colossians 3, 13 to 15. Basahin ko po sa inyo. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Sabi dito, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. And in verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you are called to peace and be thankful. May the Lord be blessed upon the reading of His word. So, madali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, maraming pong salamat sa teksto na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Sa passage po na ito na binigay mo po sa amin para kami, Panginoon, ay pag-aralan at unawain kung anong salita mo, Panginoon, at prinsipyo sa iyong salita kung paano, Panginoon, mariresolve, Panginoon, yung unavoidable conflicts in our homes, Panginoon, because we are diverse people, because we are unique being, and because we do have differences, Panginoon, and how we could use that differences, Panginoon, for us to strengthen our family, for the family to be united, for the family to have a harmonious relationship sa pagkakataon pong ito. Panginoon, talaga ko po sa inyo, Panginoon, pag-aaral yung salita, itago niyo po ko sa inyong likuran. Wala pong maihiyag sa likuran ng broadcast po na ito, kundi yung banal na salita po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Again, ang topic po natin is driven to solve conflicts at home. Naunawaan na po natin kanina sa introduction po natin. We are unique people, we are unique being, we have unique style, we have unique personalities, we have unique interests, and we are diverse people. But tandaan po natin, sabi nga po natin, if these conflicts will be dealt properly, okay? If these conflicts would be dealt in the principle on how the Lord wants us to deal with conflicts at home, it will not lead the family to division, but rather it would lead the family to unity, and it will lead the family to, sabihin po natin, to have a harmonious relationship at home. Apat na bagay po ang matututunan po natin. Sabi nga po natin, pag sinabi pong driven, it is being, sabihin natin, determined, o ibig sabihin, motivated. Dapat may karakter po sa atin tinuturo ang Colossians chapter 3, verse 13 to 14, na dapat po natin ginagawa pagka po tayo ay dumadaan sa conflict. Okay? Unang bagay po na matututunan po natin, we need to be determined to be patient. Ano po ba sabi dito? Colossians chapter 3 verse 13. Balikan po natin yung verse na binasa po natin. Ang sabi po dito, bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Pansinin po natin yung una pong katagang sinabi, bear with each other. Ibig sabihin po nun, magkaroon ng pasensya sa bawat isa. So, because of our differences,
Kailangan maunawaan natin yon. Kaya nga po yung ginawa nating konteksto, yun ang ginawa nating framework ng pag-aaral po na ito. Naintindihan po natin na magpagkakaiba-iba po tayo. Meron tayong mga kani-kaniyang interest. Meron po tayong mga kani-kaniyang ginugusto at ninanais. Meron po tayong mga kani-kaniyang hinihilig. Pero hindi po ibig sabihin na magkakaiba po tayo. Ito ay maging dahilan para tayo ay magkahiwa-hiwalay at hindi magkaroon ng pagkakaisa o harmonious relationship sa tahanan. Ang tinuturo po dito is for us to bear one another or to bear each other. We need to be determined to be patient. Okay? Ibig sabihin po, dapat maging pasensyoso tayo. Okay? May mga pagkakataon po, no? Na tipong mawawalan ka ng pasensya. Kaya nga po pinapaalalahanan ng Panginoon tayo na maging pasensyoso tayo sa ating pamilya. Alright? Even at home, may mga pagkakataon po. Kami po ni Ate Joyce, I'll be personal with this, okay? Kami po ni Ate Joyce, si Ate Joyce po mahilig po yan mag-aayos ng bahay, mag-iikot-ikot ng bahay. And I really appreciate it when Ate Joyce is actually fixing the home, rearranging yung mga bagay-bagay. Pero may mga pagkakataon po na dahil pag sa pag-ayos ng bahay, may mga gamit po talaga na mga nakalagay ako. Alam ko po sa nakalagay. For example, meron po akong relo, nakalagay po sa may TV malapit. So may mga pagkakataon, dahil naglinis si Ate Joyce, and I appreciate yung paglinis si Ate Joyce, hahanapin ko, nasaan ba yung relo ko dito? Okay? At yung pala nagalaw ni Ate Joyce at nailigpit ni Ate Joyce. So, minsan nagkakaroon ng conflict sa tahanan. Why? Because Ate Joyce is interested in, sabihin po natin, paglilinis. Ako naman po, ang gusto ko naman, yung gamit ko, kung saan ko iniwan, alam po nandun yun, alam po, doon ko rin kukunin. Pero, nagkakaroon po ng conflict because of that matter. Kaya po, ang dapat magawa natin, maintindihan natin yung aking interest, yung aking gawi, at yung gawi din ni Ate Joyce. At kapag kainunawa natin yung mga gawi ng bawat isa, ay nagkakaroon tayo ng pasensya sa bawat isa. Okay? Dahil naiintindihan natin kung ano yung hilig, ano yung interest, ano ang kanyang sabihin nating style sa tahanan, ano ang nakikita ting personalidad ng tao. Ibig sabihin, kasama po sa pagpapasensya ay yung pugpang unawa. Ibig sabihin, matuto po tayong unawain na hindi po yung gusto natin ay posibleng yun din ang gusto nila. Okay? Hindi po porket gusto mo ng may sabaw, gusto niya talaga rin ng may sabaw. Okay? Hindi po pwedeng gusto niya na prito, yung isa naman ay gusto talaga ay prito din sa pagkain. Dapat magkaroon ng pagkakaunawaan, magkakaroon ng pagkakaintindihan. Kaya po sa family, maganda po yung nagkakaroon ng compromise agreement. Diba? Nagkakaroon ng tanungan, nagkakaroon ng kumustahan, nagkakaroon ng pagkakaintindihan kung ano bang interest at pag-unawa sa interest ng tao. At paano kayo magagamit yung interest na yon para kayo ay tumatag bilang isang pamilya. Alright? Sa mga anak, as we look at our children, okay? We need to understand their characteristics. We need to understand their character. We need to understand their unique personalities as well. We need to understand their unique style. Okay? Hindi porkit gusto ng magulang formal, gusto ng anak mo hindi naman formal, di ba? Kailangan magkaroon ng pangunawa dun sa mga bagay po na iyon. Lalo tigit kung yung mga bagay naman na gagawin ay hindi naman nakakasira sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. If everything that you would be doing would glorify the Lord, that's fine, okay? Whether your style is mag-formal ka, whether your style is maging casual ka, that's fine. As long as ikaw ay nakakapag-glorify sa Panginoon. Hindi po ba? Ganun po sa tahanan. Kahit po sa mga magkakapatid, dapat po naiintindihan natin kung ano hilig ng kapatid at ano din yung hilig ng isa. Maintindihan din po natin kung ano yung ayaw ng isa at ano din po yung ayaw ng isa para hindi po nagkakaroon ng banggaan o hindi po nagkakaroon ng conflicts. We need to be determined to be patient. Okay? Sumunod po. Pangalawang bagay na pag-uusapan pa natin for us to resolve conflicts. Kapag ka may conflict, naiintindihan po natin, nagkakaroon po ng pag-uusap dyan. Nagkakaroon po ng mga diskusyon to the point na nagkakaroon ng debate sa tahanan. Lalo tigit pagdating sa mga opinion. Alright? Pero tindahan po natin, in solving conflicts sa tahanan, we need to understand that there is a process. So we need to be determined to undergo a specific process sa tahanan. Kaya po kung papansinin po natin, okay, sa Colossians chapter 3 verse 13, sabi, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Makikita po natin meron pong procedure kung paano nasosolve ang problema. Makikita po natin yung pinaka-keyword po diyan forgiveness at pag-forgive. Pero bago po doon, okay?
As we undergo, or as we become determined, as we need to become determined to undergo a specific process in resolving or solving conflicts, be determined to prevent yung problems. Okay, yung kung maiiwasan yung problema sa tahanan, iiwasan na po natin. Kaya nga po ang unang punto tinuturo ng Colossians 3:13 ay magkaunawaan eh. At sa pagkakataon po na ito, okay, tayo mga Pilipino, tayo po mga Pilipino ay hindi karamihan na mga Pilipino, unlike the mga western na nationality, okay, sila medyo confrontational eh, no? Okay, tayo mga Pilipino, we need to accept this fact or this reality na tayo mga Pilipino, we are not confrontational. Okay, may mga pagkakataon, alam natin may problema, alam natin may conflict, alam natin may sigalot. Pero ang ginagawa natin, because we are not confrontational, hindi po natin ito dinidil. Anong nangyayari dito? Nagiging passive tayo. Hinahayaan lang po natin yung problema. And that is not a healthy or that is not a biblical way on how we could resolve conflict sa tahanan. Hindi po tayo po pwede maging passive pagdating sa problema. At lalo tigit, we need not to be yung in denial kapag may conflict. Hindi, okay lang yan. Maraming mga Pilipino, ganun. Marami sa atin ganun eh. Nag-away mag-asawa. Hindi, okay lang yan. Hayaan lang natin. Huhupa din yan. Okay, hindi po tayo dapat ganun. As we resolve conflicts, we need to resolve it face to face. Kaya nga po, dapat nag-uusap ang pamilya. Dapat nagkakaunawaan ang pamilya. And as we actually look and be personal with dealing our problems and not being passive and not being in denial of conflict that is happening in our homes, dapat maging mulat po ang isipan natin, maging mulat ang mata natin, at maging open ang isipan po natin kung may nangyayaring conflict sa tahanan o kung may nangyayaring problema sa tahanan. Bakit? Bahagi po ng proseso ng pag-resolve ng problema is for us to actually understand the source of the problem. Ano po ang sabi dito? Okay? In James chapter 1 verse 19 to 20, ang sabi po diyan, "My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. When you get together, listen, start by asking, 'What have I done to hurt you?'" Okay, nagkakaroon po muna ang proseso po. Una, nagkakaroon ng evaluation. Ano bang nangyari? Bakit ba nagkaroon ng conflict? Bakit ba nagkaroon ng problema? Napagpasinin po natin dito, hindi po pwede pa magdidil ka ng problema, uunahin mo yung init ng ulo, uunahin natin yung galit, uunahin natin yung inis. Sabi nga din sa Bible verse na binasa sa Book of James, di ba? Be slow to speak and slow to anger. Hindi po tayo pabigla-bigla. Dapat nagkakaroon po tayo ng paraan para i-evaluate. May nagawa ba akong mali? Di ba? May nagawa ba akong kasalanan? Kung bakit nagkaroon ng conflict sa tahanan? Ano ba nagawa ko? Diba? What have I done to have this conflict at home? Magkaroon ng conflict. Kailangan magkaroon ma-determine yung basihan ng pagiging righteous, yung katuwiran sa tahanan. At hindi lamang po dito, pag nalaman natin yung katuwiran o pamantayan ng katuwiran sa tahanan, maiintindihan din natin kung ano yung nagiging unrighteous, ano yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakasala sa tahanan. Nagkakaroon din ng pagkakaunawa kung ano ibig sabihin ng mga bagay na nakakasira o nakakasakit sa tahanan o sa asawa, sa mga anak, sa magkakapatid o sa anak, sa punta sa magulang. Pag naintindihan po, na-evaluate po natin ito, dito po papasok yung sinabi ng Colossians chapter 3 verse 13 na dapat matuto po tayo mag-forgive as God forgive us. Kapag na-realize po natin yung proseso po ng tipong tayo ay pang-unawa doon po sa problema, pag-intindi doon sa problema, o hindi lang pag-intindi, pag-evaluate kung anong naging source ng problem. At kapag tayo naman na nagkasala, huwag naman po tayo maging prideful para hindi mag-repent. Mag-sorry naman po tayo. Sorry, nasaktan kita. Sorry, hindi tama yung ginawa ni Daddy. Sorry, hindi tama yung ginawa ni Mommy. O Mommy, Daddy, sorry, hindi po tama yung ginawa po namin mga magkakapatid. Maganda po yung nagkakaroon po ng ganun na repentant attitude. Bakit? Kapag ka po naging repentant yung attitude natin, matuto rin po tayong mag-forgive. Hindi po basta-basta yung tipong humihingin tawad, hindi natin papatawaran. Tandaan po natin, tayo mismo na nagkasala, ipinatawad din po ng Panginoon. So dapat matuto rin po tayong magpatawad sa tahanan. Bakit? Sabi nga po natin, tandaan po natin, if conflicts at home will be dealt accordingly, biblically,
in the principle that was given by God to us, by the guide given to us by God, it will not lead our family to division, but rather it would lead the family to unity and harmonious relationship sa tahanan. Pastor, may ginawa sa aking masama eh. Diba? Hindi marunong humingi ng tawad. Matuto tayo magpatawad kahit hindi humingi ng tawad. At sa nagkasala naman, uulitin po natin, huwag naman tayo maging prideful. Be repentant doon sa ating attitude. Kung nakagawa tayo, nakasakit tayo, humingi tayo ng tawad para tayo rin ay patawarin. Tandaan natin, ang proseso po natin, we need to listen to both parties. Kapag ka may hindi po pagkakaunawaan, matuto po tayo makinig as part of evaluation. We need to also to listen to the problem. Ano ba yung problema? Ano ba yung source ng problem? And as we listen to the problem, we need to listen to God's perspective on how God will actually deal the problem. Ano yung prinsipyo yung tinuturo ng Panginoon sa salita niya para po tayo ay magkaroon ng gabay para po sa ating pag-solve ng problema sa biyaya ng Panginoon. Yun po. So tapos na po tayo sa dalawa. Be determined to be patient. Sumunod, be determined to undergo the process. Okay, evaluation ng problema, realization sa problema, at paghingi ng forgiveness kapag ka nagkasala, at pagpapatawad kapag ka humingi naman ng tawad. Pangatlo na pag-uusapan po natin sa punto po na ito on how we could resolve the problems at home. Okay? Pangatlo, be determined to be passionately and persistently loving. Okay, ano pong sabi? Sa Colossians chapter 3 verse 14 to 15. Sabi po dito ay ito. And over all these virtues, over all these virtues, sabi dito, put on love which binds them all together in perfect unity. Sabi dito, kailangan maging intense yung pagmamahal po natin. Hindi po tayo dapat nag-give up pag may problema. Dapat lagi po tayong sabihin po natin, yung compassion natin, pag-ibig natin sa pamilya po natin, yung pag-ibig natin sa asawa natin, yung pag-ibig natin sa ating mga anak. As we deal with conflict sa tahanan, tandaan po natin, dapat para ma-solve po ito na maayos in a godly manner, in a biblical manner, ang tinuturo po ng Panginoon, dapat maging loving tayo, maging passionately loving tayo, and persistently loving tayo. Ibig sabihin, intense, marugdob yung pagmamahal natin. Okay? At hindi lang marugdob, kung hindi tayo gi-give up doon sa minamahal po natin. Okay? Tandaan po natin, kapag may mga bagay na dapat tayong gawin, dahil mahal natin ang mga anak natin, kaya nga meron tayong disiplina sa mga anak, dinisiplina din mga anak natin, is because we love our children. The very main reason bakit nagkakaroon ng exchange of opinion ng mag-asawa is because we love each other. Okay? We are exchanging opinion with specific things na may ma-resolve tayo sa tahanan para tayo ay hindi mapahamak. Di ba pinag-uusapan ng mag-asawa kung ano yung mga unresolved issues in a loving manner. Okay? Ibig sabihin, hindi yung tipong in a prideful manner. Hindi kung magsasabi ka ng opinion sa asawa mo dahil feeling mo ikaw mas magaling. Okay? At kapag ka naman yung isang asawa naman ay sinasabihan ng opinion ng asawa, huwag mo naman sabihin na total ikaw na lang lagi magaling. Hindi po ganun. Hindi po competition sa loob ng tahanan. Tandaan natin, family shouldn't be competitive with each other. The family members should complement with each other. Kaya po maganda yung nag-uusap po. Bakit ano po sabi dito? Kapag ka po may mga dapat pinag-uusapan sa tahanan as we are loving each other, okay? We need to speak the truth in love. Yan po sabi na Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi na speak the truth in love. If you will be saying something, if you will be rebuking yung ginawa ng pamilya mo, ng asawa mo, o ng mga anak mo, o ng nanay, o ng tatay, we speak the truth in love. Kaya ko sinasabi sa iyo to, dahil ayaw kitang mapahamak, ayaw kitang maligaw ng landas. Kaya didisiplina yung mga anak, dahil ayaw kitang, hindi lang nagagalit si daddy o hindi lang nagagalit si mommy. Kaya ginagawa namin to, kasi mahal ka namin. Yun ang dapat ipinapaunawa natin. Sa tahanan, it would be healthy for us to have discussions. Okay, may mag-uusap, nagkukwentuhan, nagpapatlitan opinion. Bakit? Because discussion is actually a process of talking to each other to reach a decision or to have an exchange of ideas. Yan po yung pinakamaganda. Ang pangit sa tahanan ay nagkakaroon ng debate. Bakit po? Because debate is actually different from discussion. Discussion is exchange of opinion. Yung debate po is particularly arguing with each other. Nagtatalo. Kaya po ang problema, pagka nagdi-debate, maganda po sa tahanan, maganda nag-uusap, nagkakaroon ng discussion, exchange of opinion. We don't need to engage on debate. Why? Kasi pag nag-engage po tayo sa debate, at the end of the day, at the end of the talk, tandaan mo, paano nangyari sa debate? Pagkatapos ng usapan nyo, kayo rin hindi kayo bate. Di ba? Debate.
pagdating sa Tagalog, debate. So huwag kayong magdidebate. Okay? Mas maganda mag-usap, mag-discuss, i-resolve ang problema sa tahanan. Ano pong sabi ng 2 Timothy sa pagkakataon nito? As we become determined to become passionately and persistently loving. Sabi dito, as we deal with problem, 2 Timothy chapter 2:24, a servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone, be able to teach, and be patient with difficult people. When someone disagrees with what you are saying, maintain a gracious, gentle, and patient attitude instead of becoming angry and defensive. Okay, dito po, malinaw naman po dito, kapag ka may issue sa tahanan, kapag ka may pinag-uusapan, we need to approach yung bagay na ito in a mode of teaching, being patient, at kapag ka may nagdi-disagree, huwag tayong magagalit, okay? At huwag tayong magiging defensive, kaya nagkakaroon ng pag-aaway. Ang gawin natin dito, tinuturo dito, maintain graciousness and maintain a patient attitude. Titingnan po natin yung mga bagay na iyan. Yan pong itinuturo natin ng Panginoon sa atin as we become passionately and persistently loving to our family members to resolve conflicts. Sabi dito, maging patient tayo, maging gentle tayo, hindi tayo mag-display ng anger, hindi tayo mag-display ng pagiging defensive. Yan po ang tinuturo po dito. Panghuli po, pinakamaganda po para ma-resolve, as we become determined to resolve issues at home or conflicts at home, tinuturo po ng Panginoon for us to be determined to be a peacemaker at home. Ano po ang sabi ng Colossians 3:15? Sabi po dito, let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body, you are called to peace and be thankful. Tandaan po natin, kapag ka po may conflict sa tahanan, don't approach it with anger. Don't approach it with hatred. Don't approach it yung tipong mainit ang ulo. Don't approach it yung mga bagay na tipong sabihin natin na pansarili nating knowledge. Always approach it in peace. Umupo tayo, huminga ng malalim, kumainit ang ulo, hinga muna ng malalim, inom muna ng tubig o inom ng malamig na tubig bago tayo makipag-usap. Dahil tinuturo ng Panginoon sa atin, because God is the peace that passes all understanding. Okay? Kaya pong i-resolve ng Panginoon yung issue na yan. But as we resolve the issues or conflicts sa tahanan, we need to approach it with peace. Diba? Mapayapa. Okay? Yung way ng pag-deliver ng salita, mapayapa. Yung way ng pakikipag-usap, mapayapa. Yung pag-resolve ng issue, mapayapa. Our goal is to bring peace and unity at home and harmony at home. Hindi po at niresolve ang issue o hindi mariresolve ang issue kapag ka tayo ay approachin po natin ito ng pagalingan o sabihin po, i-approach po natin ito ng sindakan o galitan o sabihin na init ng ulo, hindi po mariresolve ang issue. Because what the Lord is teaching us is to resolve the conflicts at home sa pamamagitan ng peace that Christ, as Christ rule in our hearts. Okay, let Christ rule in our hearts. Yun po ang tinuturo po ng salita po ng Diyos as we resolve conflicts. Now, sabi dito, Matthew chapter 5 verse 9, sabi dito, blessed are the peacemakers. Why? For they will be called children of God. Yung mga peacemaker daw po ay tinataguri ang anak ng Diyos. If we believe we are a child of God, if we believe we are children of God, we need to become peacemakers and not war makers. Okay? And as we end with this message, as we end with this study, as we resolve conflicts, okay? The question is this, why does God allow problems? Ba't inaalaw ng Panginoon yung mga conflicts ito sa tahanan? Is God allowing it? Okay? Ako naniniwala po ako na meron po dahilan kung bakit inaalaw po ng Panginoon yung problema sa tahanan. Meron pong dahilan kung bakit inaalaw ng Panginoon magkaroon ng conflict sa tahanan. Bakit inaalaw ng Panginoon na magkaroon ng mga hindi pagkakaunawa sa tahanan? Bakit? Makikita po natin ito in the last passage, sa last verse po na binasa po natin kanina dito. Sa verse 14, over all these virtues put on love, which bind them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in our hearts, since as member of one body, you are called to peace and be thankful. Ang tinuturo po ng Panginoon dito, kaya po inaalaw po ng Panginoon na tayo ay magkaroon
nang dumaan sa mga problema o conflict sa tahanan, for us to learn how to resolve it in a biblical and a godly manner. Bakit? Because again, dadako tayo sa kaninang context ng introduction, sinabi natin, if conflicts at home will be dealt in a godly manner, in a biblical manner, in a right manner, it will not bring our family to division, but rather it would bring our family to a healthy relationship, a unified family, and a harmonious relationship sa tahanan. Sana po yung apat na prinsipyo na tutunan po natin sa Colossians chapter 3 ay verse 13 to 15 ay may apply po natin sa ating buhay. As we undergo problems, kung nag-undergo ka ng conflict sa tahanan, may conflict sa tahanan, may problema mag-asawa, may problema magkakapatid, nag-aaway-away sa tahanan, makita natin yung itinuturo ng Panginoon sa salita niya kung paano ito mariresolve. And we thank the Lord. Let's praise the Lord and thank the Lord because God gave us His Word para maging gabay natin on how we could resolve these conflicts that even though we think maybe mga conflicts would be, sabihin natin, unavoidable, inevitable, sabihin po natin na yung conflict po na ito ay mukhang imposible na ma-resolve, but by the grace of God, if we will follow, if we will obey the principle the Lord taught us, we will be resolving conflicts sa tahanan by the grace of God and by His Word. And let us be, sabihin natin, let's have the attitude of, sabihin na, a repentant attitude pagka nagkamali tayo, and let us be forgiving kapag naman humihingi po ng tawad sa atin ang nagkamali po sa atin. Shall we pray? Lord God, the Heavenly Father, we are so thankful and we are so grateful for the abundant blessing of Your Word. Thank You, Lord God, even though, Panginoon, may mga conflict sa tahanan na dinadaanan kami, alam na yung Panginoon, sometimes or most of the times, inaalam mo ito, Panginoon, for us to mature in our relationship, for us to mature on how to deal with situations at home, and for us to mature on how to deal with the conflicts at home in a biblical and a godly manner You want us to be, Panginoon. Again, Lord God, kung may nakikinig man po sa amin na dumadaan sa problema, Panginoon, sa tahanan, I pray, Lord God, that You would bring peace in their homes, Panginoon. You would bring peace in our home, Panginoon, because You are the God whose peace that give us that peace that passes all understanding, Panginoon. Alam po, Panginoon, walang sigalot, Panginoon, sa problema na hindi po, Panginoon, kayang lutasin, Lord God. We thank You, Panginoon, for the abundant blessing of Your Word again. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. God bless po sa atin.